Jesus is coming again, Progrom. Jesus is coming again, Progrom. Sesus aidarati at di magluluwatsay darati. Kaibigan, kumandakang siya ay salubungin. Jesus is coming again, Progrom. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating. Jesus is coming again, Progrom. Evangelist, si Sadius Piso Jr. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan na nanonood po ngayon sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Lahat po kayo mga kapatid ay aking pong wini-welcome minsan pa sa ating pong programang Lumalaganap. Ito po ang inyo pong lingkod, Evangelist Cesar Diaz Niso Jr. Minsan pa ay umaanyaya po sa inyo, lalo tigit sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, kahit po sa dako ng Mindanao, Visayas, na kung saan po ngayon ay nakakaranas ng ng bagyo, mga kapatid. Ngunit salamat sa Panginoon na wala pa naman yatang nababalita na may nakalas na buhay. Atin pong kinukumusta ang bawat isa sa inyong mga kapatid sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Lalo tigit napaganda po ang ating pag-uusapan ngayon sapagkat mga kapatid, pag-uusapan natin ito pong fake na bishop o fake na cardinal. Well, in fact, mayroon pa po silang nabanggit fake na madre. Okay? Akin po nga, pasalamatan muna at atin muna pong tawagin ang mga pangalan. Sister Babes, ito na ba yung pinakaunang pangalan natin o mayroon pinakauna diyan sa monitor mo? Dito kasi mga patid, pagka medyo late mabuksan yung atin pong monitor o cellphone, ang nangyayari po ay nalilate din po ang mga pangalan. Anyway, atin pong binabati mga kapatid, si Brother Romeo Fontanilla, Lorena, at gayon din po naman si MC Tibor na aking tinatawag na Mac Tibor. God bless you sister at sa grupo ng inyong mga prayer warriors. Si Jobel Gumaod, Gusila, at gayon din po naman si Clarice May Diaz Lento, Cram Oxignap. So, pasensya na po kayo pagka hindi po ganong maganda ang pagkabasa natin mga kapatid na pagkabigas. Ryan Silvino, Shen Matsumoso, Nancy Rabino, Edna Nisperos, Lorena, Amer Salazar Pacorza. Ngayon din po naman si Sister Melody Salazar at buong pamilya diyan po sa Aramayuan, Nara, Palawan. Alfred Ramiso, Jared Virano, Sien, oh no, tapos na. And then, si Lorena, eto, nabasa natin kanina, Romeo Fontanilla. Then, atin din pong binabati, mga kapatid, si Gonzales Rigons. Yan, oh, happy Sabat na nga pala, no? Happy Sabat na nga pala diyan sa dako ng Pilipinas. Okay, happy Sabat sa inyong lahat mga patid. Inabutan na ng Sabat saan man ngayon. Chris Marticio, Joan Igikio, Norma Acopio Babalo, Lino Morgan, Darlene Nieves, okay? Sino pa? Bernie Kalunod, okay, Basel Bolivar, and then Mars Detelis. Okay, yan po ang ating mga binabati mga kapatid. Sampu ng mga kapatiran natin na nakikinig po sa atin po dito mismo sa United States of America. Welcome na welcome mga kapatid sa atin pong programa. Kayo pong lahat ay akin pong pinasasalamatan sa bagay pong ito. Ating pong binabati si Sister Mercy Guarin and family. Gayon din po naman si Mama 2, Papa 2 na tinatawag namin ang Bitita family. At gayon din po naman ang Rosity family, kila Pastor Simeon and family, kila Pastora Soriano and family, Pastor Nonoy Carcillier and family. Sa lahat po ng mga kapatid, Pastor Robles and family,
sa lahat po ng mga kapatid na nakikinig at nanonood po ngayon. Welcome na welcome kay mga kapatid. Di ko man mabati ang lahat. Ngunit mga kapatid, kayo po ay laman lagi ng aming puso. Ang ating pong pag-usapan ngayon mga kapatid ay napakahalaga. Okay, napakahalaga pong ating pag-usapan po ngayon. Dahilan po dyan, kayo po ay aking hinilingan na tayo po ay mananalangin muna. Dakilang Panginoon, sa inyo po kami lumalapit. Nagpapasalamat sa inyo pong mayamang pag-ibig, patnubay at pagpapala na inyo pong pinagkakaloob. Hiling namin sa inyo, Panginoon, na pagkalooban kami ng karunungan, namin pong manawaan inyong salita at ang inyo pong dakilang salita, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso't buhay. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, sinsa po kaya sa muli po, ano, medyo naubo-ubo lang po ako. Pero mas mabuti na po ngayon, mga kapatid, ang aking pong pakiramdam. Okay? Now, dako tayo, mga kapatid, sa ating pong topiko. At minessage ko rin po mismo itong ating kaybayo sa pananampalataya na walang iba, mga kapatid, ay si Father. Tinawag natin siyang Father kasi doon po sa kanyang mga video, doon po ninyo makita na tinatawag din po siyang Father. Kung siya may pare o padre, ay tawagin natin ng gano'n. Kung hindi naman siya po pare, kung siya'y brother, ay hindi po sa kanyang pagkalagay, we will call him brother. Or Mr. Talibong. Okay? Atin muna pong batiin nga po pala ang Grace Baptist Church. Mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na kung saan ay katatapos lamang ang crusade na ginawa, mga kapatid, sa loob mismo ng simbahan ng Grace Baptist Church. At meron din po, mga kapatid, ako nagkamali, ay sa Fundamental Baptist Church. Atin pong binabati si Pastor Dialog ng Western Design Conference na Health Director. At gayon din po naman ang ating pong Baptist Pastors na sina Pastor Limbert Delgado, Pastor Marcelino, at Pastor Ramil Pabilico. So, congratulations po sa ating mga kapatid ng mga Baptist. Mga kapatid, meron pong nagtatanong sa akin patungkol naman po kay tinawag nating Pastor Rian Fuentes. Dati-dati, mga kapatid, ay kakampi ni Rian Fuentes itong si Erwin De La Cruz. Ito po, hindi ako nagkamali sa sabi ko. Tamil ka, mag-aaway talaga ang dalawang yan, which is nag-aaway na nga si Rian Fuentes, mga kapatid, na sorry po with the term, na napakulit kahit nung una pa. At paulit-ulit na po natin dinidiscuss yung kanya po mga sinasabi. Ngayon, mga kapatid, ating nakita na sila mismong dalawa ay nag-aaway kasi ayon po sa sinabi sa akin ni Brother Erwin De La Cruz, kanya pong nalaman at na-discovery na ito palang si Rian Fuentes ay wala talagang church na affiliation. Mahal ko mga kapatid, kundi may dala lamang siyang pangalang kanya, self-proclaimed pastor, na hindi naman daw pala pastor ito. So, deceptive, sabi niya. Yung mga deceitful ideas at iba pang mga panluloko sa kapwa-tao ay yun daw ay kanyang kinokontra, mga kapatid. So, dito natin nakita na ito palang nagpapakilang Pastor Rian Fuentes ay mismong kasama niyang Baptist at kasama niyang mga ngaral sa kanilang mga podcast, silang dalawa ngayon inag-aaway na. Naha? At siguro, bandang huli, masama na naman dyan si Brother Ronald Ubiros kasi tatlo yan sila eh. Sabi ko nga sa kanila, paras lang Voltis 5 kasi nandiyan pa si Gitamundok at yung mayroon pa isang pastor na sinabi na lima sila. Kaya sabi ko nga nun ay Voltis 5. Time will come, sabi ko magkawatak-watak din yan sapagkat mga kapatid kahit kailan, basta awayin nyo ang Iglesia ng Panginoon ay talagang yun ang patutunguhan. By the way, nabanggit ko lang po yan kasi marami po nagtatanong sa akin patungkol po dito sa mga taong ito. Again, mga kapatid, sila po ay nabuwag na sa kanila pong grupo. At ako na may nagpapasalamat din kay Rian Fuentes sapagkat dahilan sa kanyang pangungulit, mga kapatid, ay marami mga Baptist na nagiging seryoso tuloy sa pag-aaral at nagiging conscious sa mga bagay kanyang sinasabi at nagkaroon ng Bible study. At hindi lang individual Baptist, kapatid, ha, simbahan na mismo tulad ng Fundamental Baptist, Grace Baptist, Bible Baptist, kung saan ay nagkakaroon tayo ng Bible study at aralan sa kanila. At marami pong mga Baptist, mga kapatid, ang nabinyagan. Isa po niyan, ang direktor ng DSWD ng Culion, Palawan. Munisipyo ng Culion, Palawan. Akin pong binabati dyan si Ma'am Candelaria Rigodon.
Yun po yung kanyang pangalan, mga kapatid. So, salamat po, mga Baptist po, mga ito, ano po, at yung pastor ng Baptist at ang buong pamilya niya na nabinyagan, mga kapatid, sa Cagayan de Oro City. So, welcome po kayo, mga kapatid. Nandito po ang isang lalaki na ang pangalan, mga kapatid, ay si Brother Roman Catholic Father Wendell ba ito? Talibong. Okay? Siya po yung CFD. Mga kapatid, meron po siyang video na ginawa. At ang kanya pong ginawang video, aywan ko, palibasa hindi nga ito Tagalog tong taong ito, mali-mali ang kanyang paggawa ng kanyang question mark. Kasi sabi niya, kung isdi ka, eh dapat kung isdi ka, ikahiya mo ito. Pero kung isdi ka, question mark agad. Aywan ko kung tama bang dapat yan ilagay ang question mark. Pero ito po ang sinabi niya, kung isdi ka, ikahiya mo ito. Okay? Lantaran na napangluloko daw at paninira ni Evangelist Dizon. Paulit-ulit niya po, mga kapatid, binabanggit ang Evangelist Dizon. So mga kapatid, atin pong tungayan, sapagkat kanila pong nakita, ako pinagpasalamat sa inyo, Mr. Talibong, na inyo pong nakita yung video na aking ipinakita, plus yung aking discussion about Mr. 666, the Beast of Revelation 13 Identified, na ayon sa pag-aral na inyo pong kinoreksyonan, kan inyo pong tiningnan, okay, at mariin yung tinatanggi sapagkat ang inyo pong pinupunto dito na ito pong taong nagtayo, tumayo dito at tao na nagbabasa dito ay fake based bishop. At kayo din mismo ang nagsabi na ang Seventh Adventist Church ay gumagawa-gawa ng kwento, gumagawa-gawa para lang manira, gumagawa-gawa para lang may mahikayat, kumukuha ng fake na bishop. Okay, so ang punto ninyo ay fake na bishop. Alright. So atin pong tungayan ito, mga kapatid, ang kaniyang video na nakita na kanya pong kinoreksyonan. Nila kinoreksyonan, mga kapatid. Tawa pa siya ng tawa. Na, tawa bang panglalaik? Ano? bago po tayo pumunta doon, akin muna pong basahin itong sampung aking nakita na mga punto't pinupunto niya doon sa video na sinasabi niya, mga kapatid, na fake ito pong bishop na to. Now, ang aking pong gustong mangyari, basahin ko muna itong sampung puntong aking narinig sa kanya, plus atin pong titinan, mga kapatid, itong video mismo para po maintindihan ninyo ang pinakapunto ng video. Okay? Kasi itong si Mr. Talibong, nanood na nga ng video, di pa nakaintindi. Okay? Hindi niya naintindihan kung ano ang video na tinutukoy na ito. Sorry lang, Mr. Talibong, diretsuhin na kita. Nanood ka naman sana ng video ito, di mo naintindihan talaga. By the way, meron kasing isang lalaki dito, mga kapatid. Pwede niyo po itong i-search sa YouTube. Okay? I-search niyo sa YouTube, mga kapatid. Ang, sandali ha? I-type po ninyo ang Catholic bishops confess that they changed the Sabbath from Saturday to Sunday. Okay? Catholic bishop confess that they changed the Sabbath from Saturday to Sunday. I-type nyo po yun. Makikita nyo po ito ditong aktor na isa pong bishop. Hindi po siya bishop, kapatid, talaga. Nakalagay nga dito eh. Vincent G. Morton, actor, Los Angeles, dressed in the robes of bishop, of a bishop of the Roman Catholic Church. Dito pa lang sa video, nandito kasi sa akin, hindi ko maipakita sa inyong picture, mga kapatid. Kasi hindi po tayo nakaset up sa isang studio kasi kami mga yun, mga kapatid, ay kung saan-saan kami napupunta, sabi ni Mrs. NPA daw, no permanent address. Kasi mga kapatid, marami mga invitation sa mga American church, na American mga churches, mga kapatid, dito sa Alabama, sa Tennessee, California, saan mang lugar, Georgia, mga kapatid, ay pinupuntahan po natin ang mga iglesyang nag-invite sa atin na mag-speaker. So dito po, mga kapatid, nakalagay po sa video na ito, inyo pong makita. Mamaya ipi-play ko, inyo pong makita. Ang nakalagay po dito, ang pangalan ng tao ay si Vincent G. Morton. Una, hindi siya tinawag na bishop. Hindi siya tinawag na father, hindi nga siya tinatawag na brother, hindi nga siya tinawag na cardinal. Wala po. Hindi nga siya tinawag
Elder or diakono. Ang tawag lang po ni John Carter sa kanya, my friend. Di ba? Marinig po niyo yan, mamaya ipaparinig ko po sa inyo. Plus, nakalagay naman po sa video mismo, habang siya nagsasalita, may screen lumalabas, na nakalagay doon na siya po ay isang actor lamang. Ibig sabihin ng actor, nag-act lamang siya na isang bagay na kanya pinoportray, hindi talaga siya ganon. Tapos sinabi pa dito na actor Los Angeles dressed in the robes of a bishop. Ibig sabihin, nakadamit lang at dinamtan lang siya na parang isang bishop, mga kapatid, hindi talaga siya bishop. By the way, mamaya po, ipapanood ko sa inyo ang bagay pong ito para po inyong makita, mga kapatid ko at mga kaibigan, ang mga bagay pong ito. Okay? Now, akin mo na pong basahin itong mga puntong kanyang sinabi. Dito na sa fake na bishop. Number one, sabi niya, ang evangelist Cesar Desdison Jr. gumagamit ng fake na bishop or fake na cardinal para lang makapanghikayat. Okay? Pakinggan niyo ito, kapatid. Kahit kailan, hindi po ako nanghikayat ng Catholic. Ngayon, sa akin pong pagbo-broadcast na ito, it's not my duty to convert or to convict a person. Ibig sabihin, mga kapatid, gawain kasi ng Holy Spirit yan eh. Ang akin po ay pangangaral lamang. Ang pagkonverte sa isang tao, isang lalaki at babae, is not my duty. Kaya, makinig lang po kayo, huwag kayong mag-Adventist. Lang po ang aking masabi sa inyo. Well, in fact, mas mabuting huwag kayong mag-Adventist, lalo tigit kung hindi nyo kayang talikuran ng inyong dating buhay. Pagkatapos mag-Adventist kayo, tapos mag-backslide lang din, mas mabuti pang huwag na rin pong mag-Adventist. Payo ko po sa inyo yan. Hindi madali ang maging Seventh-day Adventist, kapatid. Tandaan nyo po yan. Ngayon, kung masaya kayo dyan sa inyong pag-inuman, masaya kayo dyan sa ipanigarilyo, mga pagdidisco, mga bisyo't iba pa, kasi sa Catholic, walang bawal-bawal eh. Okay? Kahit pa mahulog ka sa imburna sa sobrang kalasingan, ay hindi po, wala kang makita na basta i-disfellowship yung ganyan. By the way, kanila po yan, wala pa akong pakialam dyan. So kung sabihin ninyong ako'y nangikayat, hindi po totoo yan. Kalawa, kinopya niya ang ngunod ni John Carter, mudo style ni John Carter, nagpalabas din ng Peking obispo o Peking cardinal at iginit na yun daw ay obispo ng simbang Katoliko. Okay, Mr. Talibong, pakinggan niyo po itong mabuti. Hindi ko iginigiit. Mayroon din po siyang punto, baka sabihin niya manidison, hindi ko iginigiit, hindi ko talaga ganito. Kaibigan, pakinggan niyo po itong mabuti. Kahit kailan, hindi ko pwedeng igigiit na yun ay bishop talaga or cardinal talaga. Kasi mismo nas doon sa video, ang Seventh-day Adventist na ang naglagay na hindi siya bishop, hindi siya cardinal, kundi actor lang na nag-acting. Ngayon, kung sasabihin mong fake siya, mali. Kung sasabihin mo rin siyang totoo, mali. Pag sinabi mong acting, mga kapatid, mamaya ipakita ko sa inyo kung anong meaning ng actor. Ano po? Ha? Mr. Talibong, siya po ay di mo matawag na totoo. Kasi nga, hindi siya totoong bishop or cardinal. Hindi mo rin siya matawag na fake sapagkat hindi naman siya namimiki kasi hindi siya po nagpapatawag ng bishop, hindi rin siya nagpapatawag ng cardinal, hindi rin siya tinawag na cardinal o bishop, hindi siya pinakilala sa mga tao ito yung bishop ng Catholic Church, kundi mismo ang pagpapakilala sa kanya, makita mo naman sa screen na actor. Ibig sabihin ng actor, nag-a-acting lamang siya na ipinaalam naman ito sa mga tao. Hindi po yung sinusurprise lang ang mga tao o ang mga tao, mga kapatid, ay pinipiki. Pag sinabi mo pinipiki, may tinatago kang identity. Di ba? Namimiki nga eh. May tinatago kang identity. Pero mga kapatid, mismo sa video, mabasa mo na nandoon na kanyang pangalan, tapos nilagay na actor lang siya. Hindi talaga siya. Para bang ganito, mabanggit ko na lang yung pelikulang ng ni Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo Manalo, mga kapatid, na Huling Sugo. O na sinong aktor doon? Naalala mo ba, Mrs. Dison, sinong aktor doon? Dines Trillo. Parang Dines Trillo, mga kapatid. Si Dines Trillo ang nag-actong siya ay Felix Manalo. Tanong ko sa inyo, si Dines Trillo ba ay fake at hindi totoo? Totoo siya. Nag-actor ba siya? Actor siya. Pero totoo ba siyang Felix Manalo? Hindi. Inakto niya lang na bilang siya si Felix Manalo. Pero sa totoong buhay, may Felix Manalo talaga. Hindi siya ang Felix Manalo. Natanong ko sa inyo, totoo ba si Felix Manalo? Yes, matagal nang patay. Hindi pa nga pinanganak si Dines Trillo. Nandiyan na po yan si Felix Manalo eh. Pero nung si Felix Manalo ay sinasa buhay o kaya ina-action, okay?
ang kanya pong buhay, mga kapatid, may lalaking tumayo na si Dennis Trillo. Siya po ay hindi fake. Bakit nasabi kong siya hindi fake? Kasi totoo talaga siyang Dennis Trillo. Okay? Tama ba? Dennis Trillo? Dennis Trillo. Hindi kasi tigaan ng mga kapatid na ano nito mga artista eh. Totoo siya. At alam naman ninyo mga kapatid na ito pong tinatawag nating mga pelikula na sila po'y nag-action lang. Halimbawa, si Cesar Montano. Siya din pong nag-acto mga kapatid na Jose Rizal. Tanong ko sa inyo, may Jose Rizal ba talaga? Yes. Ang tanong ko sa inyo, si Cesar Montano na umakto na si Jose Rizal, siya ba talaga itutungo si Rizal? Ang sagot, no. Pwede mo ba siyang tawagin peking Jose Rizal? Hindi rin. Bakit? Nag-acto lang siya. Kung tawagin mo siyang peke, hindi totoo. Kung siguro ng luko siya at parabag nagkunwari na, parabag ganito, 1,000 pesos. Okay? Kapareho, kamukha at iba pa, hindi malaki sinasabi sa inyo, peke, hindi totoo to. Talagang namimiki yon. Ibig sabihin, nanluluko yon. Pero pag sinabi, acting lang ito ha, hindi totoong ako talaga, acting na eh. Okay? So sana maintindihan yan. Mamaya po, akin po ituloy pa yan. Tapos sabi niya, panindigan ni Dison, pangatlo to ha, panindigan ni Dison na tunay na obispo, ito, hindi gawa-gawa lang. Ang 70 Adventist ay gumagawa ng peking obispo, kapatid. Kahit kailan, hindi po tayo pwedeng gumawa ng peking obispo. Ha? Una, labag sa Diyos yan. Ikalawa, hindi mabuti. Kasi ang 70 Adventist, wala pong obispo ginagamit ni mother ni pare. Kung sila'y mag-aangke na ako'y madre, ako'y pare, ako'y obispo, ako'y ansyano at iba pa, kanilang pagsabi yon at yun ang pagkilala ng mga tao sa kanya, depende sa pagpapakilala niya at tatawagin siyang ganon. Pero kung sabi na, halika, damitan kita ng madre, ganito ha, ito, ganitoin natin ng mga tao, lulukuhin natin, ay pamimiki nga naman yon at hindi naman totoo. Una sa lahat mga kapatid, based dito sa video ito, hindi kami pipiki. Bakit? Mismong video nagsasabi na hindi siya bishop. Aktor nga eh. Aktor. Oh, ito ha, sinabi niya, tinutukoy niya yung reader. Kasi yung nagdamit bishop dito, mga kapatid, reader lang siya. Nagbabasa lang siya ng mga libro or mga quotation galing sa iba't ibang libro, galing sa iba't ibang journal o magazine ng Catholic Church na nagpatunay na ang Catholic Church na ang nagbago ng araw ng Sabat patungo sa araw ng Linggo. Siya po'y actor lang. Pero ang binasa niyang mga libro, 1800 pa, 1905, hindi pa siya mismo ipinanganak. Tapos sasabihin mo na ang peking bishop na ito nagsasalita ng mga ganito. Mga kapatid, mas matanda pa sa kanya ang kanya pong binasa kaysa doon sa nagbasa. Yung mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, hindi yun kanya personal. Kaya nga sabi ni John Carter, I have a friend right here who is going to read the unadulterated quotations, writings. Dalawang tinukoy niya. From the popes, hindi po pope lang ha, from the popes, ibig sabihin hindi lang nag-isang pope, from the popes and from the Catholic leaders. Now my friend, Vincent Morton, welcome to read this one. So umakit yung tao na dinamitan mga kapatid na isang bishop. Pero siya mismo ay hindi bishop, actor lang. Actor lang siya. Sila'y gumawa ng peking obispo, peking madre, kaya nilang gumawa ng mga peking pahayag. Na ating tingnan mga kapatid, sandali, ito pong video ito, para po inyong makitang lubos, mga kapatid at mga kaibigan, ang bagay po ito, sana naman ay makita. Makita po niyo ng maayos mga kapatid. Ano po? Sister Babes, pwede bang mailapit mo ito ng gusto? Tignan natin kung kaya. Ito mga kapatid, ha, ito po yung video na pwede niyong panoorin. Ako na lang, ilapit ko na lang ng gano'n. Ano? Okay. pwede bang makakuha tayo naman pagtukod na lang dyan? Yung malaking yun, yung latang yun. So, tignan niyo mga kapatid, ha, ito po yung video na yan. Inyo po yung pakinggan mga kapatid, ha? Sige, pwede pa siguro yan. Okay, ipakita ko po sa inyo, mga kapatid, ang video ito. Pero mas mabuti po kung kayo mismo
ay ano, ang gagawin po ninyo ay kayo mismo ay mag-research nito. Panoorin po ninyo personal. Kasi makita naman ito eh sa YouTube. Hindi po? Na anong title nito sa YouTube? O yan, ganyan. Mas maganda yan. O yan. Huwag mo nang pailawin yan siguro. Okay? I hope marinig ninyo ito mga kapatid, mga kaibigan, para po clear sa inyo. Okay? Anong sa YouTube, panoorin din po ninyo. Nasa YouTube ito mga kapatid. Catholic Bishop confessed that they changed the Sabbath. Pag sinabing day, plural po yan. Maramihan po yan mga kapatid. Now, ang lalaking ito ay si John Carter. Crusade niya po ito noon sa United States of America. At meron silang ginawa, mga kapatid, na ipinakita nila ang mga libro na mga ito. At binasa ng lalaking ito. Now, pakinggan niyo mga kapatid kasi mga 6 minutes lang naman ito para kayo mismo ang makahusga kung ano ito. Alright? Narito po mga kapatid, pakinggan po ninyo. Who changed the day? Was it God? No. Was it Jesus? People say Jesus did. No, he didn't. People say, well, it must have been the apostles. No, it wasn't the apostles. The Bible tells me and my friend, this is as plain as the nose on your face. When I go through this great prophecy, and everybody agrees with every point, but when we get to this one, they say, oops. But oops won't do. The Antichrist changed the day. And my friend who is here today is going to come, and he's going to read, Mr. Vince Morton, he's going to come and read from the official writings of the, as they call it, the Holy Roman Catholic Church. Listen to this. These are the unadulterated statements from popes and other Roman Catholic leaders. Our beloved Father, Pope Leo XIII, said, we hold upon this earth the place... Makita niyo mga kapatid ang kanyang pangalan. Vincent G. Morton, actor. Yan po, actor. Pope Gregory VII said... Then nakalagay, all the quotations are from the popes or other representative of the Roman Catholic Church. Kaya ang term dito, quotation. The Roman Pontiff alone is justly called universal. Can depose bishops or restore them. 4. That all princes should kiss the feet of the Pope alone. 5. That it is lawful for him to depose emperors. 6. That his sentence ought not to be reviewed by anyone, and he alone can review the decisions of all. 7. That he ought to be judged by no one. 8. That the Roman Church never erred, nor will it, according to Scripture, ever err. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant
by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, yeah, now, mga kapatid, all the quotations are from the popes or other representative of the Catholic. So, quotation ang binabasa niya. Catechism of Catholic Doctrine, second edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hell fire. For instance, the institution of Sunday, what right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and claimed the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep. And no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Ayan, tapos na. Okay, Sister Babes, pakikuha po na ito. Okay, mga kapatid, ha? Tuloy-tuloy natin. Tuloy-tuloy natin ang atin pong pag-aaral. Okay, babalik na ako dito. Ayan. Nakita talaga ninyo ang mga yon, di po ba? Or pwede po ninyong panuorin uli yung walang putol talaga na video. Okay? Catholic bishop confessed that they changed the Sabbath from Saturday to Sunday. Okay? Dito po tayo ngayon. Masaya ito. Atin po itong talakayin, mga kapatid, no? Kasi yung kanina, pinaka-introduction lang po yun. Okay, pakinggan po niyong maigi, lalo tigit si Mr. Talibong. Okay? Tingnan po ninyo, mga kapatid, ang bagay pong ito para po inyo pong makita ang pinakapunto. Ano pong nakita ninyo sa video? Kasi dito, ipinagigiit, number one, ni Mr. Talibong na ang Seventh-day Adventist ay gumagawa lang ng bishop. Mali. Gumagawa ng cardinal. Mali. Mali-mali daw quotation. Mali ka pa rin. Ikaapat, para lang makikayat, mali. Para lang daw maka, hindi naman niya sinabing makapanluko. Parang nasabi niya rin ganon. At iba pang mga masasakit na mga salita, mga pati. By the way, okay lang po yun. Okay lang po sa akin yun. Parang mukhang nasanay na rin tayong ganyan marinig natin ang gano'ng mga klaseng mga pananalita. Okay, ano po ba ang ibig sabihin nito? Okay ha, tingnan nyo mga kapatid. Anong ibig sabihin ng aktor? Oh, kanina aking pinakita po sa inyo na ang sabi po doon ay aktor, di po ba? Then itinuro ko din sa aking daliri yung binasa niya ang mga quotations coming from the popes and representative of the Catholic Church. Now, ibig sabihin ng punto ay ito. Hindi talaga siya bishop.
Kasi nakalagay doon, dress as a Roman Catholic bishop. Ibig sabihin, aware ang mga tao na nanonood sa video na, ay, hindi pala ito bishop. Bakit? Actor lang pala. Ikalawa, ay, hindi pala ito bishop. Bakit? Ah, nagdamit lang pala ng bishop. Ah, hindi pala siya nagpakilalang bishop. Ah, hindi pala siya ipinakilalang bishop. Ah, hindi pala siya ipinakilalang cardinal. Mahal ko mga kapatid, sana po gamitin ninyo tinatawag na common sense as a sense of the common. Gamitin ang sentido common. Makita naman doon na nakalagay, actor lang ang lalaking ito, hindi talaga siya nagpanggap. Hindi niya sinabi, I'm Bishop Morton. Hindi niya sinabi. Hindi nga sinabi ni John Carter na nagpakilala sa kanya na the Roman Catholic Bishop is coming. Hindi rin po ganun. Tulad na halimbawa, sa Pilipinas maraming nahuli na nagkakasal kasi nga ang pagpapakilala na sila po'y ordain na pare sa Roman Catholic Church, which is nahuli at nakalabuso. Bago lang, nagpakilala mga kapatid na siya po ay isang, dyan lang. Nagpakilala sa isang lawyer, babae, nahuli din. Bakit? Ang pagpapakilala niya, lawyer siya. Ay hindi naman pala lawyer siya mga kapatid. Kasi ang pagpapakilala niya sa mga tao, 100% lawyer siya. Pero dito, kaiba dito sa taong ito. Sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles po ito nangyari. Sa LA. Dito po sa California. Then, dressed in the robes of a bishop. So, ibig sabihin talagang aware ang mga tao na hindi sa bishop, kundi nagdamit bishop lang siya. Wala itong pinagkaiba, mga kapatid, na may mga pelikulang aswang-aswangan, hindi talaga aswang, kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. Meron din po namang iba, tulad ng binanggit ko sa inyo, mga kapatid, na kung saan ay mga taong nag-action lamang, hindi talaga sila may inaakto lang, may dinadrama. So, mga kapatid, ito siya ay hindi talaga totoo. Kasi nga, actor eh. O, basahan kita, Mr. Talibong, anong meaning ng actor? Galing sa Cambridge Dictionary, someone who pretends to be someone else while performing in a film. Ano daw? Nagpi-perform lang siya. Play or television or radio program. Okay, galing naman sa Merriam-Webster Dictionary, 1828 edition, since 1828. Actor is a noun. Same word, actor. Okay? Definition of actor, the acts doer. So, nag-action lang. May ginagawa siya na isang action. Malimit ginagawa ito, one who acts in a play, movie, television show, or etc. One who behaves as if acting a part. So, anong sabi po? Acting a part. Ibig sabihin, may ina-action siya na isang bahagi o purma o party na isang bagay, kaibigan. Now, malinaw po ha, malinaw po. Hindi siya pinakilalang bishop. Hindi siya pinakilalang cardinal. Ni hindi nga siya pinakilalang pare. So sa bagay niyan, hindi mo pwedeng sabing piki sapagkat hindi niya kiniklaim. Nakuha niyo? Pero kung magpakilala sa ako bishop, abay talagang piki yon. Magpakilala sa cardinal, abay piki talaga yon. Pero mismo, nakalagay sa screen na siya po'y hindi bishop. Siya po'y actor lang. Bakit? Ito po ang punto niya. Bakit siya nagdamit parang bishop? Una, para po maidiin na mismo yung kanyang mga binabasa, yung binabasa niya mismo, ano? Binabasa niya mga kaibigan, ay galing sa bibig ng mga bishops. Maya-maya, babasahin ko sa inyo yung mga sinabi ng mga bishops, sinabi ng mga cardinal, sinabi ng mga popes, mga kaibigan, na sila nga ang nag-change ng Sabbath to Sunday. Ang nakakatuwa lang dito kay Mr. Talibong. Lagi po niyang paulit-ulit na sinabing, peke yan, naluluko lang niya sila, peke yan, hindi yan totoo. Ang kanilang pinagdidiinan, peke yon. Alright, palagay mo na lang peke. Nantanong ko sa inyo, bakit yung mga binabasa nila, hindi malang ninyo kayang pabulaanan na hindi totoo? Ibig sabihin, sabi doon, Roman Catholic Church changed the Sabbath to Sunday. May reaction ba kayo doon? Wala. Meron ba kayong kinontra doon? Wala. Yung sinabi niyang $1,000 ang ibibigay. Kung meron kayong mabasa, meron na ba kayong nabasa? Wala din. Doon lang kayo mahilig mag-koreksyon sa mga bagay na napakaliit, di naman tama, mali naman. Nakuha ninyo. Pasensya na po kayo.
Pagka ganitong mga bagay, medyo nagiging excited yung puso ko eh. No? Pakinggan nyo mga kapatid ha. Dito tayo, isa-isay natin to. Si John Carter mismo ang nagsabi. My friend, tinutukoy niya si Vincent G. Morton, who is here today. Andito siya ngayon. He is going to come. Darating siya. And is going to read. Ibig sabihin, siya ay magbabasa lamang. He is going to read from where? From the official writings, as they call it, a Holy Roman Catholic Church. These are unadulterated, walang halo, walang sambog, statements from the popes and other Roman Catholic leaders. So mga kapatid, ano po siya? Pinakilala ba siyang bishop? No. Anong trabaho niya? Magbabasa lang siya. Anong babasahin niya? Yung mga writings ng popes o sinabi ng popes at mga church leaders. I hope clear sa inyo yan. Now, hindi po totoo umakyat sa Diyos at magsabi siya, ito yung sasabihin ko at ito yung totoo, ito yung nangyayari. No. Ang kanya pong papel dito, reader. Ano ang kanyang babasahin? Mga quotations. Saan galing? Sa mga libro ng Catholic Church, galing sa bibig mismo ng Pope, galing sa bibig ng mga cardinals, galing sa bibig ng mga bishops, kaya nga po mga kapatid, nagdamit bishop siya para bagang mapagdiinan na ang mga may sabi nito ay mga bishops mismo. Na ngayon, ating isa-isahin, ano ba ang laman noong quotation na kanyang sinasabi o binabasa? Ano bang laman noong tinatawag nating sabi ng popes o ng mga bishops? Ating isa-isahin yan, mga kapatid. Natandaan po niyo dito, dito po mismo ay may panghamon na ginawa. O, Mr. Talibong, isama mo na yung ibang mga kasama mo. Sabi ng isang, maya-maya, basahin ko sa inyo, Jeff Conrad, no? Atin pong tinan maya-maya, magbasa daw kayo, sabi ng isang pari ha, magbasa kayo ng isang versikulo man lang daw sa Biblia na ang Linggo ay araw na banal na pagsamba na dapat kong sundin. Pari na mismo ang nagsabi niyan. Kasi kung may mabasa daw kayo, bigyan kayo ng 1,000 pesos. Lahat na kayong mga pari, mga madre at iba pa. I'm so sorry po, lalahatin ko na. Pakisagot daw ninyo yung hamon niya. Para po makita ninyo. Kasi ako mga ngayon mga kapatid, nagiging emotional ako. Bakit? Ang dami kong mga lula, mga tiyo, mga tiya, mga lulo, mga kapatid, mga kaibigan, mga pinsan na hindi pa po nila alam ang katotohanan. Sa akala nila ang kanilang kinatitindigan tama. Tulad ko rin nung araw. Kasi kung hindi ako naging pastor, matagal na akong pare. Gusto ko malaman ng mga tao kung anong katotohanan. Let these people decide for their eternal life. Neither they obey God or not at all, to accept the truth, not at all. I know, hindi po lahat talaga tatanggap. I do believe on that. Ako na lang ay kinawaan ng Diyos at nabiyayaan. Nasa katigasan ng ulo, nakita ko pa rin po ang liwanag at tinanggap ko pa rin. Na mga kapatid, ito po ha, ulitin ko. Ang reader, habang nagbabasa, mayroon pong quotation or mga ilang mga pananalita sa screen. Ano nakalagay doon sa screens? All these quotations are from the popes or other representatives of the Roman Catholic Church. So ibig sabihin mga kapatid, hindi niya inaangkin na salita niya yon, yung reader na yon na nagdamit bishop. Hindi rin po niya sinasabi, bishop ako, cardinal ako. Hindi rin po siya ipinakikilala, siya po'y bishop o cardinal o pare o isang diakono o isang ansyano, whatever. Kundi nagdamit lang ganun as an actor. Naintindihan naman niyo uli, no? Sinabi ko na yan kung ibig sabihin ng aktor. Ano po? Nag-acting lang. Pero hindi talaga. Okay? Marami namang ganun mga kapatid eh. Marami namang mga acting ginagawa at alam naman ninyo na pagka sinabing acting, nag-acting lang siya at pinoportray niya lang ang isang tao tulad ng Andres Bonifacio, Katipunan. Di ba? O mga Katipunero. Eh hindi naman talaga si Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. O si Juan Luna, may mga ganun mga pelikula mga kapatid. Hindi talaga sila nag-action lang. Na hindi naman sila nag-angkin na ako si Juan Luna, ako si Emilio Aguinaldo, ako si ganito, ganito. Hindi po eh. Well, in fact, nakalagay doon eh. Halimbawa, si Cesar Montano o si Rizal.
Eh, siguro dito, si John de Padua, siya si Andres Bonifacio. Ganun eh, may mga taong acting at ito'y ipinapaalam, hindi itinatago. Pero kung may tao doon magdamit bishop, tapos magpakilala, ako si bishop, ako si ganito, tapos malaman mo hindi naman pala bishop, yun talaga ang namimiki, yun yung nanluloko, yun mga taong hindi dapat paniwalaan. Pero from the beginning, ipinakilala na po mismo ni John Carter at ang taong ito, makikita mo doon ang kanyang pangalan at nakalagay doon, aktor lang siya. Tapos sasabihin yung Piki, nasa sa inyo yan, kung ang aktor, tawagin pa yung Piki. Hindi nga siya nagkiklaim siya, bishop eh. Pupuntahan natin yung pong mga quotation na kanya pong sinabi, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Ito, dito po kasi sila nagko-correction sa tinatawag nating $1,000. Okay. Alright. Pakinggan nyo itong maigi po, ha? Sabi po sa mababasa nating Roman Catholic Journal noong 1844 na ang nakalagay po dito coming from the priest Thomas Enright, CSSR. Tanan niya, President of Redemptorists College, Kansas City, Missouri, in a lecture of Hartford, Kansas, and printed in the American Sentinel. So, itong gawin nyo, Mr. Talibong. Pumunta kayo, pwede naman nyo matype yan sa internet eh. American Sentinel ng New York Roman Catholic Journal, itype ninyo, Priest Thomas Enright CS as a President of Redemptorist. Lalabas itong mga ganitong sabi. Hindi naman tumatago eh, kasi nandyan sa internet yan. Ito ang sabi ngayon, mga kapatid, ng Priest Thomas Enright CS, President ng Redemptorist. Okay, pakinggan nyo ha. I have repeatedly offered $1,000. Alam nyo po kung kailan niya ito in-offer? 1844 pa, 1843, 1844. Ngayon, 2021 na lang, malapit na tayo mag-22, ilang linggo na lang mga kaibigan, wala pa pong nakakuha nitong offer niya. Kayo, Mr. Talibong, hanapan ninyo ito ng kasagutan. Para makuha nyo nitong $1,000. Anyway, baka hindi nyo rin makuha. Bakit? Patay na ang nag-offer. Pero sabi niya, habang buhay pa siya, wala pang nakakuha ng pabuya niya o premyo. Bakit? Wala pa kasing nakapagbasa. Galing sa Biblia. Nabasahin ko sa inyo mismo, wikang English, Itagalog din po natin. Sabi niya, I have repeatedly offered $1,000 to anyone. So, makatuloy ka man, mabaptist, pentecostal, isipin mo mo, iglesia, glipay, seventh adventist. Basta may isang one na yon na makapagbasa. Anyone who can prove to me from the Bible alone, huwag yung sa katisismo, huwag yung sa canon of the Pope, huwag doon sa mga katisismo at iba pa. From the Bible, sabi niya, Bible alone, that I am bound to keep Sunday holy. O saan daw mabasa yan, na ikaw talaga inutusan na i-keep ang Sunday holy. Huwag yung rason-rason mo. Kasi sila nagtitipik-tipik, nagpuputol-putol ng tinapay sa araw ng Linggo. Ang pagpuputol-putol ng tinapay, araw-araw yan, hindi lang Linggo. Nagpakita si Maria sa araw ng Linggo, si Kristo kay Maria sa araw ng Linggo. Pagka magpakita ka, banal ang araw. Paano kung nagpakita sa araw ng Biyernes? Banal ang araw. Hindi naman ganun. Kaya nga, sinagot natin yung isang pare din. Mga kapatid, ayun ang pangalan ng pare na yon. At saka yung isa pa, nagpakita lang kay Maria. Ang Sabado, pinalitan na ng Linggo. Ano ba naman yan? Walang ganyan. So sabi niya, makakatanggap ka ng $1,000, basahan mo daw siya from the Bible alone that he is bound to keep Sunday as a holy day. May $1,000 ka. Yan, Mr. Talibong, ang inyong dapat bigyan ng pansin ninyo. Ah, Piki yun, Piki, Piki. Sinabihan ng kaking aktor nga eh. Di ba niyo maintindihan yung aktor? There is no such law in the Bible. Mismo po ha, ang presidente na isa pong pare sa Roman Catholic Journal, there is no law. There's no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. So ang Sunday naging banal is not a law coming from the Bible, but from the Catholic Church alone. O baliin ninyo itong sinabi niya. The Bible says, remember the Sabbath to keep it holy. The Catholic says, no. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Mismo sila ang nagsabi.
na ang Sabat, pinalitan ng Linggo, ang Sabat ay inalis at ipangili ng Linggo, ang sabi niya, yan ang dapat ipangili ninyo. Nakakalungkot lang. Bakit? 1,000 years before nagkaroon ng Baptist Pentecostal, Episcopalian, Lutheran, at iba pa, ang Sabado, pinalitan ng Linggo, kaya yung mga Protestante paglabas, Linggo pa rin, tapos ang Catholic Linggo na kanilang pinuprotestahan, at ito na Protestant, Linggo pa rin, kasi bago nagkaroon ng Protestante, ang Sabado, pinalitan na ng araw ng Linggo, 1,000 taong mahigit, bago nagkaroon ng Protestante, nangyari at naganap na po ito. So malinaw po dyan. Sabi ng Biblia, remember the Sabbath day to Capitoli. The Catholic Church says, no. By my divine power, I abolish the Sabbath day. Inangkin nila na kanilang inabolish. Kaya yung mga membro ngayon, walang alam. May alaman ng mga leader. Tulad sa iyo, Mr. Talibong, ano po? May alam kayo, talagang pinipikit lang ninyo yung mga mata. Alam ninyo ang katotohanan, hindi lang talaga ninyo tinutuo at hindi lang ninyo sinasabi. Bagkos, nagdidipinsa pa kayo. Ayaw ko nang gumamit ng libro namin. Ayaw kong gagamit ng libro ng iba. Ang ating pong pag-usapan, yung mga libro ninyo. Alright. Ito pa. February 18, 1844. Sabi niya, nitong Catholic Priest and Rite, CSSR, Lecture of Hartford, Kansas. Okay, February 18, 1844. Nandito naman po. Pwede po niyo itong hanapin eh. Hanapin niyo sa libro. Hanapin po ninyo sa internet. Lalabas ito. Itong offer niya. Basta ulitin ko ha, Mr. Talibong. Hanapan mo daw siya ng isang versikulo man lang. From the Bible alone. That he is bound to keep Sunday holy. It means, sinabi ng Diyos na ang Sunday, ipangilin mo, ito'y banal. Nalalan niyo ba sa inyong mga malaking simbahan? May nakalagay kayong Ten Commandments dyan na mga bato. Anong nakalagay doon? Mangilin ka tuwing Linggo at mga pistang banal. Tanong ko sa inyo, anong versikulo mabasa yung Ten Commandments ninyong baton na yan? Nakalagay dyan sa loob, sa harap ng simbahan ninyo. Mangilin tuwing Linggo. Anong versikulo yan? Ikaw, kayo, magaling naman talaga kayo at sabi ninyo, makikipagdebate pa kayo. Tanong ko sa inyo, anong versikulo yan, Mr. Talibong? Ako po'y naniniwala na nanood ka ngayon. Okay? Wala tayong maraming kwento dito. Basahan lang ninyo ako. Titigil ako sa aking pagsasalita. With all my heart, I made this promise. Saang versikulo sa Biblia mabasa? Yung Ten Commandments yung nagsabi, mangilin kayo tuwing Linggo o mangilin tuwing Linggong banal at mga pistang banal, ipangilin. Tuwing Linggo ha, walang mintis yan. Tuwing eh. Lagi, palagian, tuwing, mangilin ng Linggo. Saan mabasa sa Biblia na mangilin tuwing Linggo? Yung Ten Commandments ninyo, kung hindi ba naman gawa-gawa lang yan eh. Gagawa lang din, mali pa. Sorry po, straight lang po ako magsalita. Kasi gusto ko yung aking mga kamag-anak mismo mabuksan yung kanilang mga puso at isipan, mga kapatid. Hindi pa ako galit sa inyo. Hindi pa ako galit sa inyo. Una sa lahat, di ko kay kilala, hindi ko kay kano-ano. Mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan. Ang akin lang po dito yung punto at totoo. Sana naman mabuksan yung mga isipan. Tumulong na po kayong lahat. Number one kayo, Mr. Talibong. Basahan nyo ako ng versikulo na ang sabi sa inyong Ten Commandments, mangilin tuwing Linggo. Anong versikulo mabasa yan? Kasi kung may mabasa, sa aking promise, titigil ako sa pagsasalita. At mag-public apology pa ako. Na mali pala si Evangelist Bison. Huwag na yung focus ka doon. Piki pala ito, piki. Ganito, ganito. Paulit-ulit na lang yung sinasabing ganon. Ipiniliwanag ko naman sa inyo. Hindi naman siya namimiki kasi hindi naman siya nagsabing, ako pare, ako. Di ba? In-explain ko na rin yan eh. Kung siya nagpakilala ng ganon, piki nga. Pero siya nagpakilala sa pamagitan ng screen, actor lang siya. Ibig sabihin, hindi mo masabing hindi ka aware. Aware ka kung sino yung nagbasa. After all, hindi siya nagsasabing siya bishop, kundi reader lang siya. Ayan ha. Number one. Number two. Ito galing, isang Catholic din po ito. Professor of History, University of Rome. University of Rome, ito mismo ha. Labianca. Ito, when Constantine left Rome, he gave his set to the pontiffs of Rome. Ano yung pontiffs? Pontifex Maximus, yung pinakamataas, yung tinatawag nating Pope. The succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. The popes filled the place of the vacant emperors of Rome, inheriting their power, number one, power, prestige, and titles from paganism. Pakinggan mo ito. Sinabi po dito sa librong ito at sa Stanley History page 40,
pagkawala ng mga emperador tulad ni Emperor Constantino, ang trono, kapangyarihan, prestige, karangian at mga titulo ay ipinamana sa Pope. Kaya nga ang tawag sa inyo, hindi Katoliko. Pakinggan nyo ito mga kaibigan na again, ang Romano Katoliko ay hindi lang po Katoliko. Kasi ang meaning ng Katoliko ay universal. Hindi yan pwedeng i-claim ng Romano Katoliko na sila lang. Sapagkat maraming mga Katoliko na hindi Romano. Kayo Romano Katoliko. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Pero hindi Romano. Nakuha nyo? Baptist, Katoliko din yan. Pentecostal, Katoliko. Pero hindi Romano katulad ninyo. Tingnan ninyo, saan ba naman galing itong pananampalatayang Romano Katoliko? Hindi ba sa Europe, sa Roma mismo, sa Italia, na nandyan ngayon ang Vatican City of Rome? Mga kapatid ko at mga kaibigan, ang totoo talagang pangalan nila at titulo nila, Romano Katoliko, hindi lang Katoliko. Nakuha po ninyo? Tulad limbawa, ang Baptist, Adventist yan. Pentecostal, Adventist. Mormon, Adventist. Katoliko, mga Adventist din kayo. Pero hindi kayo Seventh Day Adventist. Ano ibig sabihin ng Adventist? Nag-intay sa kalumpag parito ni Kristo. Lahat na nag-intay sa kalumpag parito ni Kristo, mga Adventist. Pero kayo Adventist na First Day. Kami Adventist na Seventh Day. Kami Catholic pero hindi Romano. Kayo Romano-Katoliko, hindi kayo Adventist-Catholic. Kaya lang hindi namin ginagamit yung word na Catholic. Inyong ginagamit na inyo rin pong ginagamit na kayo na nga ang tinutukoy, which is dapat nyong i-clear na kayo ay hindi Katoliko, kundi kayo talaga Romano-Katoliko. Sabi nga niya, Iglesia Katolika, Romana Apostolika. May Romana talaga, hindi yung Apostolika o Katoliko lang. I-clear nyo yan kasi galing kayong Rome. Galing Roma ang Iglesia Katolika. Tama naman talaga. Kaya nga ang Pope ay nakaupo sa Vatican City of Rome, hindi Vatican City of Jerusalem. Ganun naman talaga eh. Ito, galing sa Catholic Mirror. Catholic, ito mga libro itong galing sa Catholic Mirror, isang publication, official publication po ito mga kapatid, galing kay Cardinal James Gibbons, September 23, 1893. Pwede rin po nyo ito i-type, inyo rin po itong hanapin. Itong sabi, the Catholic Church, which is the Roman Catholic Church, by virtue of her divine mission, change the day from Saturday to Sunday. Sino may sabi? Cardinal. Oh, tanyan. Yan yung binasa nung taong aktor kanina. Pinalitan lang ang Sabat to Sunday. Na mga palit. Ang iba kasi, mag-iisip na, ano bang kapangyarihan ng Iglesia Katolika na bakit eh, pwede niyang mabago? Ang katotohanan doon mga kapatid, ganito eh. Kaya niyang mabago. Kasi baga ganito eh. Wala nang ibang Kristiyano sa kanilang kapanahonan halos. Okay? Na tinawag na Kristiyano, Romano-Katoliko lang. Bakit? Pupunta sa ibang bansa, gamitin sundalo. Wala pinakaiba sa Pilipinas, di ba? Anong sinabi sa awit ni William eh? To Christianize the world. Dumating ang mga Espanyol, bit-bit ay relihiyon, pero sinakop ang atin pong bansang Pilipinas sa loob ng maraming dekada at maraming daang taon. Anong bit-bit? Mga ribulto, cross, at iba pa. Payag man na Pilipino o hindi, gustuhin man nyo hindi, pilitin talagang maging Katoliko tayo. Hindi pagpili ng Pilipino at kagustuhan ng Pilipino na maging Romano-Katoliko tayo. Kundi binihag lang talaga ang bansang Pilipinas. Kaya nakipag-away si Jose Rizal, Andres Bonifacio, Mabini, Apolinario Mabini at iba pang mga katipunero laban sa mapaniil at mapanakop na mga Espanyol na mga Katoliko. Pagka ang batingtingan o kalimbangan mga kapatid ay tumugtog na at hindi makita ang Pilipinong nakaloob 25 hagupit. At kung di ka maniwala sa kanila, bibilangguin ka. Kaya ang daming mga Romano-Katolikong simbahan. Sa ilalim mga kapatid, maraming mga rias-rias at mga tinatawag nating mga bilangguan. Ako kita ko yan mismo sa sarili ko eh. Bakit? Kaya lalo tigit kayong mga nandyan sa Sikior, ang laki ng simbahan nyo dyan. Sa ibaba, pumunta ka. Ang daming mga malalaki pa dito mga kapatid, sa inalaki ko, ang mga bakal, kasi doon nila ipinapasok ang tinatawag lang mga irehis or mga heretics pagka hindi maniwala sa kanila. Again, panahon ng Dark Ages mga kapatid,
1,260 years, ganun katagal na mamayagpag ang kapangyarihan ito na kung ayaw maniwala sa kanya, ipinapapatay. Again, ang Iglesia Katolika, mga kapatid, ay nagpatigis ng milyon-milyong mga kaluluwa at dugo sa buong Europa at labas ng mga Europa, ng Europa. Anong punto? Pagka hindi maniwala sa kanila, patay ka. Ganyan ba ang turo ni Kristo? Pagka hindi maniwala at hindi mag-Romano Katoliko, patayin. At mabuti sana kung patay lang na sinaksak o binaril. Hindi ganun eh. Anong ginagawa? Pakain sa leon, sa mga tigre at iba pa. Anong ginagawa? Susunugin buhay. 3 years ng sunog. 3 years ng nabaon sa lupa at nilibing. 2 years, 3 years na mga kapatid. Hinukay pa. Sunugin pa talaga. Pagka hindi maniwala, patay ka. I'm so sorry. I'm so sorry. Gusto ko lang po mabuksan talaga ang inyong mga mata. I'm so sorry. Pero dapat makita niyo ang katotohanan. Huwag po kayong dipinsa lang ng dipinsa, mga kaibigan. Alamin din yung totoo kasi after all, hindi ito pagdidipinsa. Kaluluwa niyo at kaligtasan din nakasalalay dito. Hindi lang kayo. Kung may misis kayo at mga anak, pati buong pamilya niyo damay dito. Sana naman po ay inyo pong makita ng maayos yan. Eh ito pa, galing po sa kay H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons. Ito niyo mga kapatid, sabi mismo nitong Chancellor Gibbons sa the Catholic Church claims that the change Saturday, Sabbath to Sunday was her act and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. Mismo ang librong ito. Nagsabi mga kapatid, Chancellor of Cardinal Gibbons, na talagang ang paglipat ng Sabado sa Linggo, kasi sila lang ang makapangyarihan sa panahon yun eh. Pagka ginusto nila, ganun. Kaya nga ang sabi kanina, noong aktor, na ang Pope, siya lamang luhuran, halik sa kamay, siya lang pupugayan, sapagkat siya, mga kapatid, ang may hawak ng trono ng Diyos dito sa lupa. Hindi totoo yan. Pero yun ang claim nila. Napansin ba ninyo, pagka ang Pope bumibisita sa iba't ibang bansa, liban sa ibang bansa, pagdating, luluhod sa kanya, o kay halikan ang paa niya, o kay halikan ang kanyang kamay, mga kaibigan? Sapagkat isa yun sa kanyang claim. Actually, atin na pong pinag-aralan to eh. Ang claim niya that he is God. Kaya nga, Vicarius Filii Dei. Diyos sa taas, okay, Diyos in, God in heaven, lower region, even to the lower region, mga kapatid, at iba pa. Marami siyang claim. Atin na pong napag-aralan yan. Kasi tatlong layer yung kanyang krono, ang kanyang corona. Ito pa, Converse Catechism. Galing ito sa Converse Catechism of the Catholic Doctrine. Ito po, mga kapatid, ang librong ito, question and answer ito eh. Tanong, may sagot, tanong, may sagot. Which is the Sabbath day? Sagot, Saturday is the Sabbath day. Why do you observe Sunday instead of Sabbath? Ay kung ang Sabbath nga ay Saturday, ang Saturday ay Sabbath, ang tanong, why do we observe Sunday instead of Sabbath? Ang sagot, because the Roman Catholic Church transferred the solemnity, inilipat ang kabanalan ng Sabado tungo sa Linggo. Transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Malinaw yan. Ito, Mr. Talibok. Hanapan daw ninyo ako ng libro na hindi totoo yan. Para mabali nyo ang pangangatwirang yan. O galing sa Convert Catechism, Katisismo ng Iglesia Katolika. Bumili ako niyan, 360 pesos. Ito, Katisismo ng Iglesia Katolika, page 512. Basahin po ninyo. Page 512. Mga kapatid ko at mga kaibigan, kung malinaw po sa inyong ating discussion ngayon, mag-message po kayo sa akin. Okay? Evangelist Dizon, malinaw po, nakita namin. Salamat sa Panginoon, purihin ang Panginoon na may katapangang isinasabi mong katotohanan. Kapatid, sa totoo lang, ako naman po talaga taong duwag eh. Pero alang-alang sa kaligtasan ng mga taong nanonood ngayon, I will do it. I will do it. Kung ang iba hindi gagawin yan, gagawin ko yan. Sa tulong ng Panginoon. Ito, basahin niyo Mr. Talibong. Galing sa katesismo ninyo. Na ngayon, magalit kayo sa akin kung hindi totoo. Pero libro na niyo mismo, ito ang sabi. Ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang. Ano daw ang Sabat? Sa paglalang pa lang na rin niya. Tama naman talaga eh. Genesis chapter 1, chapter 2, creation time, nandiyan na po ang Sabat, kapitong araw, ng Diyos nagpahinga, pinaging banal, ang araw ping ito ay talaga nga naman kanyang binasbasan. Kaya tama ang katesismo ay
Nandyan pa sa panahon ng paglalang. Siyang rurok ng unang paglalang. Itong di ko gusto. Ay pinalitan ng Linggo na nagpapalaala ng bagong paglalang at sa simula, sa sinimula ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ano daw? Ang Sabat na galing pang creation, pinalitan ng Linggo. Ano daw ang rason? Kasi si Kristo doon nabuhay sa araw ng Linggo. Kailan ka ba nakakita ng versikulo sa Biblia na sabi ng mga apostolis o ni Kristo ng Diyos Ama ni Jesus Spirit o sino man na nasa Biblia iyong babasahan ng talata na pagkang Kristo mabuhay sa Linggo, palitan ng utos ng Diyos, palitan ng Sabat, palitan na ang isinulat kamay ng Diyos na kautusan kasi siya nabuhay sa Linggo. Gawa-gawa lang din ng tao yan. Tapos ang Sunday ginawa ng Lord's Day. Samantala ang Lord's Day sa Biblia, kung yung titinan, Sabat Day, kapitong araw. Kaya sabi ni Christ, ang Diyos eh, anim na araw gagawa ka, ngunit kapitong araw ay araw ko. Ikapitong araw ay Lord's Day. Ikapitong araw ay araw ng Panginoon. Kaya anim na araw magtrabaho, ngunit kapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Yan ang linaw ng pagkasabi ng Biblia. At nung nilabag ng Israel, sabi niya, hanggang kailan niyo labagin ang aking kautusan? So sa Converts Catechism of the Catholic Doctrine, page 512, malinaw po mga kapatid, inamin mismo ng librong ito, sabihin ninyong mali ito. Pinalitan ang Sabado tungo sa araw ng Linggo. Sa panahon ni Constantino, kapatid, ito ha, sa panahon ni Constantino, mabasa po ito sa Wikipedia, type po ninyo, who changed the Sabbath to Sunday? Sino pa ang nagpalit nitong Saturday patungo pong Sunday? Ito po mga kapatid, Emperor Constantine. Tandaan nyo ha, hindi si Constantino, mga kapatid, na naglipat ng kabanalan ng Sabado tungo ng Linggo. Ang kanya lang ginawa ay ganito. Ipinag-uutos niyang lahat ng paggawaan sarado sa araw ng Linggo at ang mga sumasamba sa araw ng Sabat huwag nang sumamba sa Linggo na lamang. Pakinggan niyo po mga kapatid. Mabasa niyo po ito sa Wikipedia eh. Type ninyo, who changed the Sabat to Sunday. Lalabas dito, it was Emperor Constantine who decreed that Christian should no longer kept the Sabat. Kita nyo, ano daw ang mga Christian by this time? Di kept the Sabbath. Kaya lang sabi ni Constantino, wag na. Anong gagawin? And keep only to Sunday. The latter part of the first day of the week calling Venerable Day of the Sabbath. So malinaw, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, na dito mismo inyo pong makikita na itong emperador na siyang pinakahari sa buong mundong nananakop. Sabi niya, mga Kristiyano, tigil kayo sa pangili ng araw ng Sabbath. Salib Sabbath, Linggo na. Sino ang nagbigay ng kautosan nito? Si Constantino. Hindi ko ito gawa na andyan. So ibig sabihin, hindi decree galing sa Diyos ang Sunday worship, kundi galing din sa tao. Ito pa, mabasa din sa Wikipedia, when was the day Sunday invented? Kailan na po ang Sunday mga kapatid na imintong araw banal o kaya kinikilalang pagsamba? Ito, March 7, 321, Constantine the First, Rome First Christian Emperor. Kasi itong si Constantino, naging isa din po itong Kristiyano eh. Kailang militant ang kanya pong conversion. Decree that Sunday should be observed as the Roman day of rest. So ano daw? Ang araw ng kapahingahan ng mga Romano ay Linggo, hindi Sabat na. Pero ang sabi ng Diyos, Sabat. Ang sabi ng Emperador, mga kapatid, Linggo. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in the cities rest. At let all workshop be closed. Kaya pagkalinggo sarado. Wala itong pinakaiba sa atin sa Pilipinas. Pagkalinggo sara. Monday to Saturday bukas ang mga tindahan. Kasi ito mga kapatid ay noon pa. Tanungin mo mga matatanda, ba't kaya nagsasara ng tindahan pagkaraong Linggo? Ang sagot ay one. Ang sagot ay, maliliit pa kami, ganun na eh. Mga nanay, tatay, ganun eh. Wala talagang mabasa sa versikulo sa Biblia kung magsaraban ng bahay, magsaraban ng tindahan o paggawaan o workshop o saan man sa araw ng Linggo kasi nga based from the Bible, no. Pero kung i-trace mo, dito nang galing. Ito, how did Sunday become a day of worship? Paano ang Sunday naging day of worship? I-type nyo rin po mga kapatid sa Wikipedia, makita ninyo. I-type nyo mga kapatid, makita nyo sa Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, Encyclopedia Wikipedia. Makita ninyo mga kapatid ang mga katunayan. Tanong, kailan lang po ang Sunday tinawag na Lord's Day o kailan lang po ang Sunday naging day of worship? O, pakinggan po ninyo. From the Encyclopedia, ito ang sabi. In the first centuries, Sunday being made a festival in honor of Christ's resurrection. Anong sabi dito? Noong first century, ang Sunday ay kinikilala nilang
araw patungkol sa pagkabuhay ni Kristo. Sunod, receive attention as a day of religious services. Ito na pong servisyo yung ginagawa, pang-religyoso. Over time, Sunday does came to be known as Lord's Day. Some patristic writing term, it is a 8-day. So ang Lord's Day or 8-day, pareho lang din ayon sa pagkasulat ng iba. Pero mga kapatid, kailan lang po ito mga kapatid ginawa? Late na po, tapos na ang Biblia. Ang punto ay simple lamang. Ang Sunday, tinawag na nilang Lord's Day, bandang huli na lamang. Wala ka ring mabasa sa Biblia na ang Sunday ay Lord's Day. Sasabi ng iba, mayroon, Revelation 1 verse 10. Basahan niyo raw ako ng versikulo. Nang sabi, Sunday is the Lord's Day. Sige nga daw. May mabasa ka doon Lord's Day, pero walang Sunday. May mabasa kang Sunday, hindi rin sinabing Lord's Day. Ginawa na lang ito bandang huli. O ito, Cardinal Gibbons. Sabi ni Cardinal Gibbons sa The Faith of Our Fathers, page 89. Maaaring mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis at hindi ka makakasumpong. Sabi niya, ng isang linya o isang hanay na nagbibigay karapatan sa pagpapabanal ng araw ng Linggo. Cardinal na yan. Sabihan niyo ako, Mr. Talibong, mali si Cardinal James Gibbons. Si Gibbons na mismo na cardinal ninyo ang nagsabi, basahin mo ng Genesis up to Revelation, mula umpisang matapos ang mga libro ng Biblia, hindi kayo makakasumpong na ang Linggo ay tinawag na araw na banal. O sabihan niyo akong mali ito, kasi kung mali ito, mali ang inyong cardinal. Ito ang dapat ninyong pabulaanan. Ito ang dapat yung kontrahin. Hindi yung sabi na, ay mga Seventh-day Adventist gumagamit ng Peking Bishop. Kung hindi pa ninyo maintindihan, bahala na kayo. Sinabi ko na sa inyo, aktor lang nga nag-a-acting. Hindi siya pinakilalang bishop, hindi rin siya nagkiklaim na siya bishop, ni hindi nga siya tinatawag na bishop. At hindi naman sabing hindi siya nagpakilala ng kanyang pangalan, nagpakilala siya ng pangalan. Hindi po sabing hindi siya nagpakilala kung anong ginagawa niya. Sabi niya ang ginagawa doon mga kapatid sa screen, aktor lang siya. Hindi talaga siya yun. Bakit siya nagdamit ng bishop? Sapagkat ang kanyang babasahin ay mga libro at quotation galing sa mga bishops. As if parang siya din po'y bishop na nagmamasa sa harap ng mga tao living. Pero ang mga libro at mga quotation kanya binabasa, di pa nga siya pinanganak eh, 1800 pa. Tulad nito yung Cardinal James Gibbons, wala kang mabasa sa Biblia na ang Linggo ay binigyang karapatang tawaging araw ng banal. Ngayon kung sabihin nyo banal, o di basahan nyo ako ng versikulo sa Biblia o libro mismo na kamali si Cardinal Gibbons. Ito Cardinal na naman ito, si Cardinal Albert Smith o Baltimore ng Archdiocese. Ito, pakinggan nyo. Chancellor Albert Smith for Cardinal of Baltimore Archdiocese. Letter dated February 10, 1920. If Protestant would follow the Bible, kung mga Protestante, kayo mga Protestante, pinatutungkulan dito. Ano yan? Baptist, Pentecostal, basta Protestant. If Protestant would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath day. Kung sundin lang talaga ninyo ang Biblia, sabi niya dito, inyong simbahin ang Diyos sa araw ng Sabbath, which by God is Saturday. In keeping the Sunday, they are following the law of the Roman Catholic Church. Ano pong sabi? Dapat ang Protestante, kung gusto talaga inyong sambahin ng Diyos, Sabat na araw sambahin, yun ang sinabi ng Diyos. Pero kung mangilig ka na ng Linggo, kayo sumusunod sa batas ng Romano-Katolikong Iglesia. Kasi sila ang may akda ng Linggo, hindi po ang Diyos ang may akda niyan. Yung aking mga pinsan na nanonood ngayon, aking mga kamag-anak, especially I'm calling to you. Diyan po sa bandang, kasi ang Dison po ay galing po Bulacan, Pampanga. Mga kababayan ko, mga kaibigan ko, diyan sa Bulacan, Pampanga, especially Pampanga, pakinggan niyo pong maigi. Sana po inyo itong siya sa atin. Meron ni po mga Dison, kamag-anak namin na nag-migrate po sa bandang Visayas, naging Ilonggo din. Ang mga kauturan ko, mga pariente ko dira sa Negros kag Iloilo, kabay kamo magapamati sa sining aton Sibya Subong.
kabay inyo ni mahangpan kag makita nyo ya ang ginahambaltang kapawa nga magatoy-toy sa aton sa nagakaigo nga mga dalanon, tubtob mabaton ta ang kabuhi nga wala sing katubtuban. Sa mga Cebuano na po diya sa Cebu o diha sa Mindanao, paminaw mo ayo. Hinaot inyong susihon kung unsay kamatuuran. Kini mo'y lamdagikan sa kasulatan na di yun ninyo pwedeng baguhon. Karon kung kamo kampanti niya ng inyong pagtuo karon o di yun mo magbago, awa man tayo problema kay di man ipinugsanay. Mismo po si Colonel Albert Smith of Baltimore, siya mismo nagsabi, ang mangingilin sa araw ng Linggo ay sumusunod lamang sa batas ng Iglesia Katolika. Ito na naman, galing na naman sa St. Catherine Catholic Church, Sentinel, May 21, 1995. Catholic Church naman itong pamantalaang ito, mga kapatid. Sabi o, marahil ang pinakamatapang na bagay, ang pinakamapangimagsik na pagbabago na ginawa ng Iglesia kailanman ay nangyari noong unang siglo, ang banal na araw, ang Sabat, ay binago nila mula Sabado hanggang Linggo, hindi mula sa kasulatan. Hindi mula sa anumang mga tagubilin na nakatala sa mga kasulatan, kundi mula sa palagay ng Iglesia Katolika sa sarili nitong kapangyarihan. Ngayon, Mr. Talibong, sabihin mo namang mali itong Catholic record na to. Kayo kasi focus lang kinafocus doon sa sinasabing piki, piki, piki. Na hindi malani sinuri kung yung kanyang binasa, totoo ba o hindi. Suriin ninyo. Again, sinabi ko na ha, actor lang yun. Yung actor na yun may binasa. Sinuri ba ninyo kung totoo yung binasa niya o hindi? Yun ang dapat nyong gawin. Ito galing sa Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923, na hindi pati pinanganak nito. Pakinggan nyo po. The Catholic Church claimed that the Church is above the Bible. Kita nyo? Ang Catholic Church ay mas mataas pa kaysa Biblia. Kahit kailan, mga kapatid, hindi pwedeng mataas yung simbahan mo kaysa sa Biblia. Biblia, salita ng Diyos. Kumbaga, ang Biblia ay Diyos. Bakit? Kasi ang Biblia, salita ng Diyos. Hindi pwede tayong tumaas pa sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay laging mataas sa lahat ng libro at karunungan ng lupa. Diyos yan eh. Eternal yan eh. The Catholic Church claims that the Church is above the Bible and this transference of Sabbath observance, ang paglilipat ng Sabbat, ng pagkapangilin ng Sabbat, is a proof of that fact. Lina po niyan. Ito. Sabi naman ni Thomas Enright, CSSR, President, ulitin ko mga patid. Sabi naman niya, prove to me from the Bible alone. Ayan, Mr. Talibong. From the Bible lamang, ha? That I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. Ngayon, tanong ko sa inyo, mayroon na bang nakapag-claim ng $1,000? Wala. Kahit ikaw pa, Mr. Talibong, hindi ka talaga maka-claim nitong $1,000. Bakit? Kasi walang versikulo sa Biblia that every single Christian is bound to keep Sunday as a holy day of worship. Okay? I hope clear sa inyo yan. Sana po, maintindihan yung maigi yan. Ito, galing sa Catholic Universe Bulletin. Pakinggan nyo po ito. The Roman Catholic Church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine, infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ. The Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. Dito muna ako sa Protestant. Sabi mismo ng Catholic Universe Bulletin, ang mga Protestante, wala kayong karapatan, wala kayong warrant na tinatawag na mangilin ng araw ng Linggo kasi wala sa Bible. Ito pa, sinabi ng Catholic Universe Bulletin, na ang Roman Catholic Church ang siyang nag-change ng observance ng Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ. So bakit daw pinalitan nila ang Sabbath ng Diyos tungo sa araw ng Linggo? Kasi daw ang founder nila, si Jesus Christ, ang may bigay sa kanilang kapangyarihan. Okay. Granting, but
assuming, ano, granting, but not accepting. Alright. Kung bakit daw nila pinalitan ang Linggo tungo sa araw ng Sabado, tungo sa araw Linggo, kasi sila daw merong authority given by Jesus Christ. Alright. Anong versikulo sa Biblia na ang Roman Catholic Church ay binigyan ni Kristo ng kapangyarihan? Tatakbo kayo sa Mateo na ang susing ito, ha? Kung anuman ang iyong tatalian ay matalian, anuman ang iyong kakalagay makakalagan. Walang Romano Katoliko doon, kapatid, nakaharap. Una, ang kaharap niya, mga Hudyong mga alagad. Sino nagsabi? Si Jesus Christ. Isipin niyo si Jesus Christ, sumusunod sa sampung utos, habang sa Roman Catholic, pinalitan ng sampung utos. Ang Jesus Christ, nangingilin, ugali niya, pagdating sa araw ng Sabat, ay nangingilin, tapos sa Catholic, pinalitan ang Sabat, ginawang Linggo. Paano mo masabing si Kristo nga ang nagsabi sa kanila at nagbigay ng power na mali-mali nga yung kanilang pinaggagawa? Isipin niyo po yan. Now, basahan niyo po ako ng isang versikulo sa Biblia na si Jesus Christ ay nagbigay sa kanila ng power para palitan ang kautusan ng Diyos, palitan na ng araw, Linggong Sabat. Marami-rami na kayong assignment, ha? Catholic Record, September 1, 1923. Ang Linggo ay aming tatak ng kapangyarihan. Ang iglesia ay nakakataas sa Biblia. At itong paglipat ng pagtalima sa Sabat ay katunayan ng katotohanan iyon. Ipinatutupad ng mga kasulatan ang relyusong pagtalima ng Sabado. Tanyan mga kapatid. Cardinal James Gibbons, The Faith of Our Fathers, page 89. Ito pa. Pakinggan niyo po ng maigi ito. Si Mr. G.L. Day, isang Romano Katoliko, si Dr. G.L. Day ay sumulat sa Pope. Kailan? Sumulat siya, mga kapatid, at sinagot noong May 22, 1934. Matagal na to. Ano ang sulat ni Dr. G.L. Day? Ito po, mga kapatid. Dear Sir, sabi niya, sinulatan niya si Pope Pius XI, Rome, Italy. Pwede niyo itong i-type, kapatid. Okay? Pwede niyo ma-type ito. At i-search niyo po sa internet. Ngayon, pwede niyo gawin kasi sa internet ko ito kinuha eh. Bagamat may copy ako nito matagal na. At may libro ako nito mabasa. Ito ang sabi ni GLD. And accusation, is the accusation true? That Protestants accuse you of. They say, you changed the seventh day Sabbath to the so-called Christian Sunday. Identical with the first day of the week. If so, pakinggan nyo ha, kung ginawa mo nga ito, when did you make the change and by what authority? Ang sabi ni G.L. Day, tulad ninyo din dapat magsuri kay tulad ng taong ito eh. Sinulatan niyang po, Pope, kumbaga ganito natin, ang mga Protestant, inakusahan ka. Ang akusasyon sa iyo ay ganito, na pinalitan ang araw ng Sabat patungo sa araw ng Linggo, identical first day of the week. Kung ginawa mo nga naman ito, sabi niya sa sulat ha, kailan mo ito pinalitan? Ikalawa, at sa anong kapangyarihan? Kapatid, pakinggan niyo ito. Kagulat-gulat ang sagot ng Pope. Ang Pope ay hindi nangingimi. Sumagot talaga. At nung sinagot ng Pope, itong mga hindi Pope, sorry Mr. Talibong, I'm talking to you. Ikaw patuloy ang tanggi ng tanggi habang ang Pope nagmamalaki pa nga na ginawa niya yun. O ito, ito yung sagot ng Pope ha. Dear Sir, i-type ninyo mga kapatid, Extension Magazine published by the Catholic Extension Society of the United States of America, 180 North Wabash Avenue, Chicago. At ito mga kapatid ay lumabas sa Catholic Extension Magazine. This is the largest Catholic magazine published in the USA. Sagot ni Pope Pius XI. Pakinggan niyo to. Regarding the change from the observance of the Jewish Sabbath to the Christian Sunday, I wish to draw your attention to the fact. Ano daw? Ang paglilipat ng araw Sabat tungo sa araw ng Linggo, I would like to draw your attention to the facts. Number one, nambiring pa to. O ito.
that Protestants who accept the Bible as the only rule of faith and religion should by all means go back to the observance of the Sabbath. Mismo ng Pope nagsabi, kung gusto talaga niyong sundin ang Biblia, dapat kayo bumalik at mangili ng Sabbath. Hindi ba kayo kinikilabutan yan, kaibigan? Kasi ang Sunday is only by tradition. And I can read that one from many, many books. It's not coming from the Bible. The fact that they do not, sabi ng Pope ha, but on the contrary, observe Sunday. Dapat sana Sabat, pero kabaliktaran ginawa. Sunday ang pinangilin ng mga Protestants. Stultifies them in the eyes of every thinking man. Parang naging katawa-tawa ang mga Protestanti tuloy. Nagprotesta sa Iglesia Katolika, sunod naman ang sunod sa tinatawag na linggo. Number two, we Catholic do not accept the Bible as the only authority of the church. So anong sagot niya? Matapang siya oh. Sabi niya, tayong mga Katoliko, hindi tayo niniwala ng Biblia lang ang pagbabasyan, kundi ang pagbabasyan ang authority ng church. Kaya pag binago ng church, sunod ka. Kahit wala sa Biblia ang purgatorio, como doctrina, sunod ka. Kahit wala sa Biblia ang limbos, sunod ka. Kahit wala sa Biblia na ang mga bata ay binyagan, sunod ka. Kahit wala sa Biblia ang magprosesyon kayo na magdala ng mga rebulto, tiniinutos ng Diyos, como kanya ay batas yan, sunod ka. Kung anong sasabihin, sunod ka. Bakit? Ang church ang may authority kung anong ipag-uutos. Yan ang sinabi niya. Well, yung ibang mga words doon, dinagdag ko na lang, to strengthen. Ibig sabihin, pag sinabi niya ito, ito yun. Sabi niya, we frankly say, yes, the church made this change, made this law, as she made many other laws. So ano daw ang sabi ng Pope mismo? Yes, tama yun, pinalitan ito. Dahil sa kapangyariang meron siya. At gumawa pa ng ibang mga laws. Ano yung mga laws na ginawa niya? Nandito naman eh, karugtong pa eh. Tulad nito. Instance, the Friday abstinence. Yung tinatawag natin Black Friday at iba pa, hindi pwedeng kumain ng karne at iba ayon sa tradisyon. Ito mga kapatid ay dinagdag na ng laws. Ikalawa, the unmarried priesthood. Nga mga priest ay wag nang mag-asawa. Batas nila yung ginawa. Wala yan sa Bible. Sabi nga ni Apostol Pablo eh, mas mabuti nga ang mag-asawa eh. At kung ikay bishop o pare, kailangan may asawa kang isa. Hindi sinabi ng Biblia, ang pare huwag mag-asawa. Si Pedro kapatid, isang apostol ng Panginoon, may asawa. Bakit may asawa? Kasi may biyanan. Siguro sabi nila, ay si Kristo, wala na mga asawa. Pwede mong gayahin si Kristo na walang asawa. Pero huwag mong gawing batas na dapat ang pare at kung magpapare, huwag mag-asawa. Wala sa Bible yan. Pero batas nila. Okay? Ito, the laws concerning mixed marriage, the regulation of the Catholic marriages, and 1,000 other laws. Hindi hundreds, ha? Thousands other laws. Yan, mga kapatid, ang kanyang sagot. Yan ang kanyang sagot. Number three, we also say that of all Protestants, the Seventh-day Adventist Church are the only group that reason correctly and consistent with their teachings. Binanggit mga kapatid mismo ang Seventh-day Adventist. It is always somewhat laughable to the Protestant churches. Katawa-tawa ang mga Protestante. In pulpit, nagsisirmon sa pulpito, and legislator demand the observance of Sunday, of which there is nothing in the Bible. Wow! Very strong yan. Ang mga Protestante katawa-tawa. With best wishes, Peter R. Trimmer, editor. So mga kapatid, I hope nakita nyo po ang puntong ito para po ay maliwanagan kayo. Tatlo lang naman itong sulat ng Pope eh. 1, 2, 3 mga punto kung bakit nila pinalitan ang Sabado tungo linggo. Na ngayon, Mr. Talibong, sabihin mong mali ito. Sulat na ng Pope yan. Ito, ulitin ko, cardinal na naman. Archbishop of Baltimore, 1877-1921. Sino? Si Cardinal James Gibbons. Signed letter. Sabi niya, is Saturday the seventh day of the week to the Bible? Is Saturday the seventh day of the week of the Bible? According to the Bible and the Ten Commandments?
Ito ang tanong nga, is Saturday the seventh day according to the Bible and the Ten Commandments? Ang sagot niya, I answer yes. Is Sunday the first day of the week and did the church change the seventh day, Saturday to Sunday, the first day? Ito bang linggo na unang araw ng Sanlinggo? Ginawa ba ng iglesia ang palitan ang kapitong araw ng Sabado tungo sa araw ng Linggo? Linggo, sagot niya, I answer yes. Ipakita ko nga sandali muna sa inyo. Mabasa niyo ba yan? Ayan o. Ayan. Ayan o. Oh, ayan. Oh, sana naman makita niyo yan. Ang sagot niya, oh, yes. 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 Diba? Did Christ change ang Sabat ma? Did Christ change the day? I answer no. O, pinalitan ba ni Kristo ang Sabat? The answer is no. Kay lahat ng mga CFD o mga kaparean na sabihin yung pinalitan ni Kristo ng ang Sabado tungong Linggo, ang kardinal niyo mismo nagsabi, no, hindi ginawa ni Kristo yan. Sunod, galing na naman kay Archbishop ng New York, si John F. Farley. Kaya nga mga kapatid ko at mga kaibigan, yung taong nag-acting doon, actor na si Morton, nag-acto siya na isang bishop sapagkat ang babasahin niyang mga quotation galing sa mga bishops, galing sa mga cardinals, galing sa Pope mismo. As an actor, binasa niya lang ang mga librong mga ito. Ay ito, galing sa isang imprimator, Imprimator John M. Farley, Archbishop of New York. Who made Sunday holy? Sinong gumawa na ang Linggo'y tawaging banal? The Catholic Church. On the other hand, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath or seventh day of the week, Saturday, to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. He, God, claims one day out of the seven as a memorial to himself. And this must be kept holy Saturday. Ang claim ng Diyos sa kanyang memorial of creation, may kiniklaim sa isang araw, and that is Saturday. Pero ang tanong, who made Sunday holy? Ang sagot, the Catholic Church. Pinalitan ang kautusan ng Diyos. Sinong may sabi? Archbishop ito, hindi lang bishop ha. Archbishop, mas mataas kaysa bishop. Imprimator John M. Farley, Archbishop of New York. Mabasa ito sa The Catholic Encyclopedia. Mabasa ito sa Catholic Encyclopedia Volume 4, The Ten Commandments 1908 Edition by Robert Appleton Company and 1999 Online Edition by Kevin Knight. Imprimator, sino? John M. Farley, Archbishop of New York. Ito pa, isa na namang Cardinal, John Cardinal McCloskey, Archbishop of New York. Question. Okay? Question. Have you any other way of proving that the Church, the Roman Catholic Church, has power to institute festivals or precepts? Meron ba siyang kapangyarihan na gumawa ng mga festivals at mga batas? The answer is, yes, of course, di ba? Answer. Has she not such power? She could not have done that it which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday to the first day of the week for the observance of Saturday, the seventh day of the week, a change for which there is no scriptural authority. Sino may sabi? Archbishop ng New York. Grabe ano, ang linaw. Talagang pinalitan lang. Aywan ko sa inyo mga kapatid. Ito naman, The Faith of Millions. Reverend John O'Brien, page 422 to 442. Anong sinabi dito mga kapatid ko at mga kaibigan? Ngunit yamang ang Sabado hindi Linggo ay tiyakang binanggit sa Biblia, hindi ba ito kapansin-pansin na ang mga hindi katoliko na nagpapanggap na tuwirang hango galing ang kanilang reliyon o pananampalataya sa Biblia lamang at hindi iglesia ay ipinagdiriwang nila ang Linggo sa halip na Sabado? Oo, siyang ito ay salungat, ngunit ang pagbabago ay ginawa halos limang siglo bago na silang ang Protestantismo, sila ay nagpatuloy sa pagtalima. Yan po, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Ilang minuto na ba tayo?
Okay? Alright. Wala na po pala tayong oras, mga kapatid. Okay? So, yun pong sinabi ng librong ito. Galing sa John O'Brien, O'Brien, The Faith of Millions, The Credentials of the Catholic Religion Revised Edition, our Sunday Visitors Publishing, 1974, 400 to 401. Okay, last na lang ito, no? Galing naman kay Bishop Seymour. Bishop Seymour, Why We Kept Sunday, Article 12. Pakinggan niyo kapatid, ito ang sabi ni Bishop Seymour. We have made the change from the seventh day to the first of the week, from Saturday to Sunday, on the authority of the Holy Catholic Church. Ito na naman, Bishop Seymour na naman itong may sabi. Aywan ko, ano na lang ba pwede niyong sabihin dito? Ay, nako talaga naman. Ito mga kapatid. ito ha, malinaw ito na pinalitan. Dapat sana yung Sabat sa sampung utos, pang-apat. Tandaan nyo, pang-apat. Tapos, ang arrangement niya, pang-apat siya. Kasi dalawang tapyas ito eh. Ang una sa Diyos, ikalawang tapyas sa tao. Dapat, ang Sabat na ito na pang-apat ay ginawa ng Roman Catholic Church na ikatlo. So yung arrangement nagbago. Sa halip Sabat ni kapitong araw, ginawa nilang Linggo. Ngayon, itong Iglesia Katolika ay nagtayo ng Ten Commandments sa kanilang mga simbahan. At saksi ako niyan kasi ako taga San Jose, Palawan, Puerto Princesa City. Sa harap talaga mismo ng San Jose, Big Catholic Church. At sa Santa Monica, katabi lang namin. Pumunta kayo doon sa bayan, papunta doon sa dagat. May katedral pa doon. Ang laki ng kanilang Ten Commandments. Ito yung pinakahuli kong gusto kong, hindi ko kayo hinahamon para magalit. Diba ang sabi nga doon, mag-aralan. Ito po. Sinabi doon sa inyong Ten Commandments na bato, mangilin tuwing araw ng Linggong Banal at mga pistang pangilin. Ulitin ko ha, sa Ten Commandments ninyo, mangilin tuwing Linggo at mga pistang pangilin banal. Tanong ko sa inyo, ito pong iwan ko sa inyo, anong versikulo yan mabasa? Yung Ten Commandments ninyo, sinabi pa naman nyo sa Diyos yan. Di ba? Yung Ten Commandments ninyo, pinakiklaim ninyong sa Diyos yan. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. I hope na nakikinig kayo at nanonood sa video nito. Pinakahuli kong masabi sa inyo. Anong versikulo sa Biblia? Saan sa Biblia mababasa na ang Linggo at tuwing Linggo ay ipanghiling banal? Pagsamba, kasi mangingilin niya. At mga pistang pangilin. Yan po ang assignment ko sa inyo, ha? Huwag na po kayo magsabi na, piki yan. Huwag na po kayo doon sa piki, pinaliwanag ko na yan. Doon tayo sa binasa niya na mga quotations galing sa mga popes, galing sa mga bishops, galing sa mga cardinals, galing sa Encyclopedia Britannica, galing sa Catholic Encyclopedias, at iba pang mga Sentinels, magazines, and journals. Sabihan niyo akong mali yan. Para po, mga kapatid, magkaroon tayo ng liwanagan. Brother Wendell yata yan, Talibong. Ito pong masabi ko sa inyo. Una, hindi pa ako galit sa inyo. Wala naman kung dahil lang magagalit eh. Ang pinag-usapan lang natin dito, totoo, katotohanan, prinsipyo lang. At saka isa pa, siguraduhin mo rin kaligtasan mo. Hindi yung basta lang defender ka lang ng defender eh, alam mo namang mali. Tapos didipinsa ka pa nilang didipinsa. Alang-alang sa kaligtasan mo rin. Galing ako dyan. Bago ako naging Seventh-day Adventist, dusinang pari ang aking pinagtatanong. Bakit tayo Linggo mangilin? Eh sabi ng Biblia, Sabado. Kasi may Catholic Bible version akong nababasa. Pinababasa ko sa kanila. Ngumingiti lang.
Ang sagot, tradisyon lang kasi ang ating nasunod. Sino sundin mo? Tradisyon ng tao o ang Diyos? Salita ng Diyos, tradisyon ng tao. Nag-desisyon ako. Diyos ang aking susundin, hindi tao. Mga kapatid ko at mga kaibigan, kung inyo pong naunawa ng salita ng Diyos, pwede po ba kayong mag-comment ngayon? Evangelist Dizon, salamat sa salita ng Panginoon. Salamat sa katotohanan at naging malinaw o maliwanag. Again, mag-message po kayo sa akin kung malinaw po sa inyo ito. At happy Sabbath sa inyong lahat, mga kapatid. Napakarami pala natin viewers. No. Again ha, doon po sa video nyo on, may caption sa harap. Actor. Los Angeles. Nag-dress lang, robes, as a bishop. Hindi siya nakiklaim na bishop. Hindi siya pinakilalang bishop. Kaya hindi mo pwedeng tawaging piki of faith sapagkat hindi siya nagkiklaim. Nakuha nyo? Sana po naging malinaw sa inyo. Mahal ko mapatid at mga kaibigan, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Pasensya na po kayo kung minsan wala po tayong live. wala na po kasi tayo mga kapatid sa ating studio ngayon. Kaya hindi ko makonek-konek ito mga kapatid. Hindi ko pa alam kung paano ito pagkukonek-konekin. Si Mrs. ay nagpa-practice pa nito eh. Ito yung aking manager na nangangalap pa rin. So, ang mangyari, hindi namin mapag-connect-connect pa ito mga kapatid para sana makita niyo mga PowerPoint. By the way, salamat po sa ating mga kapatid at mga kaibigan na tumulong na magkaroon tayo mga kapatid ng mas malinaw mga kapatid na video ano po na makikita at sa mga nagnanakala pa pong tutulong mga kapatid. Marami pong salamat sa inyo. Sana naman ang ating pong pag-aaral ay nagiging malinaw po sa inyong lahat. At ang Diyos po ng langit ang magpala sa inyo. I-share po ninyo itong mga videos natin. Again ha, Brother Talibong, I'm so sorry po. Hindi po ako galit sa inyo. I apologize for that. It's not because I committed mistakes in here of saying so. Siguro baka nasaktan kayo. Pasensya na po kayo. Mahal ko kayo bilang kapatid. At isa lang ating pinagmulang ama. Diyan sa kay Kristo at kayo mga kaibayo sa pananampalataya. Sana naman po itong pag-aaral natin na inyo pong suriin pa. Alamin po ninyo kung totoo ba yung mga quotation mga binabasa natin. Kung gaano katuto. Kung nyo pong kalimutan na, last po ninyong assignment, saan mabasa yung Ten Commandments yung nagsasabing, mangilin tuwing Linggo? Anong versikula sa Biblia? Yan po ang aking assignment sa inyo. Ako po yung kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry, nagpapasalamat po sa inyo. Tayo po ay mananalangin. Ama, salamat po sa inyong mga dakilang salita. Salamat po sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay at pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. Pagpalain po ang bawat isang nakikinig at ibig pong matuto pa at maalaman ang katotohanan ayon sa dikta mismo ng Biblia, sa dikta ng iyong salita, galing sa inyo, Panginoon. Hindi sa sabi ng tao, hindi sa tradisyon ng tao, hindi sa binago lang ng tao, hindi sa pagkat sa kautusan na ng tao, kundi nagmumula talaga sa inyo, Ama. Unadulterated, walang sambog, walang halo, kundi katotohanan at katotohanan lamang. Salamat po ng marami sa inyong pagdinig. Salamat po sa inyong mayamang pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Sa muli po, ang Diyos ng Langit na magpala sa inyo sa akin, sa ating lahat. Ako po, muli, ay nagpapasalamat sa inyo. God bless us all. Coming Again Program. Jesus is coming again. Program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, kumandakang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is coming again. Program. Evangelist Cesar Diaz Jesus Jr. He comes through the